ito na naman si Emilia na walang magawa. Maghapon, gagawa na naman tayo ng banana queue. So, sa mga gustong manood dyan kung paano ko gumawa na tumitigas yung asukal. Saging natin, syempre una-una balatan muna natin, medyo usot lang natin, hindi natin papakita yung kutsilyo. Gumagamit tayo ng kutsilyo sa pagbalat ng saging, pero kailangan bantayan nyo yung mga anak nyo na huwag gayahin. Syempre gagawa lang tayo ng kaya lang namin ubusin, kasi kami lang naman dalawa ni Sai yung kakain. Syempre may isang planggana o isang plato lang siguro kasya na sa amin ng takaw, ano. So ayun mga kay Emiliana, kasi namimiss ko kumain ng saging, edi syempre pinuno ko na yung plato, haraan mo na yan, bahala na. Importante nakaluto ako, tagal-tagal ko na hindi kaya nakaluto nito, kaya ngayon punuin ko na yung plato. Habang hinihintay ko na mainit yung mantika ko sa kawali, nawili na yata ako ng kakabalat ng saging. Ito na, padami na yung pagbalat ko, hindi ko na malaya na puno na talaga yung plato. At ito na, matagal kong hinihintay na uminit yung mantika. Siyempre, ilalagay na natin yung saging. Excited na kaya ako makakain nito. Habang nagpiprito pa lang ako, Diyos ko, naglalaway na ako. At habang hinihintay ko na mag-golden brown ang saging natin, kaya naghihintay lang ako kasi pagka-golden brown niya, lalagyan ko siya ng asukal. Naiinip na ako, ang tagal niyang mag-brown, hinihintay ko. Sa balik-balik ako, may tatayo ako, may uupo kasi tagal talaga mag-brown ng saging ngayon. Ayan, nagpula na yung saging natin, so syempre lalagay na tayo ng asukal, diba? Feeling ko parang kulang pa talaga yung pagka-brown niya, kaya ayan, buro balik tayo lang muna natin kasi mas masarap talaga tingnan. Saka hindi kasi nalulusaw agad yung asukal nito kapag medyo luto at saka brown na medyo crispy ng konti yung labas ng saging natin, hindi mabilis malusaw yung asukal niya. Kung sino man yung mga nanonood dyan, akala mo itong kuluto ko ay naglalaro lang ako dahil kakonti. Ito lang yung kwenta, yung aking pagluluto, ayan, laro-laro nga lang yan, pero pag yan mamaya, pag naluto, sigurado yun na wed mo pati dila ko pag natikman mo yung niluto ko. Gusto ko pa maghintay na ilang minuto bago ko siya lagyan ng asukal kasi gusto ko talaga na yung saging natin sa labas medyo nagbabrown talaga na as in luto, kasi kung medyo naglalight lang yung saging, hindi talaga siya naluto sa pagprito. Hindi kasi kakapit yung sugar natin. Yung sugar kakapit ng konti, pero pag lumamig yung saging, mahuhulog din yung sugar natin pag yung saging natin ay medyo basa yung labas. Kaya ito na, nilagyan ko na siya ng asukal. Pakuluin ko na lang siya. Tapos hanggang maluto yung asukal na medyo mag-melt siya na hindi sunog. Kaya ina-adjust ko ng konti yung apoy ko. Kailangan hindi masunog yung asukal bago kumapit dyan sa saging. Kaya yung mga kaibigan ko, pag nagluluto ako ng banana queue, nagtataka sila bakit kahit takpan yung banana queue tsaka tumagal ng 2 oras sa lagayan, kahit may takip, kahit tinakpan ko po siya ng plastic, yung asukal doon tuyong-tuyo na kumakapit. Tapos pag kinakain mo, para siyang buhangin na matigas na nakadikit sa saging, kasi ito yung sikreto, kailangan mo talagang lutuin yung pinakasaging natin bago natin nalagyan ng asukal. Kailangan tuyong-tuyo yung saging natin sa pagkakaprito niya bago mo siya lagyan ng asukal, kasi pag once kumapit yung asukal, kailangan pag natuyo yung asukal, hindi yan mahuhulog. Kahit pasabihin mo na nagme-melt talaga yung asukal sa paglagay mo, kahit magpawis yung saging natin, hindi matutunaw yung asukal. Kaya minsan makikita mo yung iba na naluluto ng banana queue, pag lamig yung saging, bali yung asukal niya, natutunaw din na nagiging balik sa tubig. Alam niyo kasi dati yung nanay ko, dito ako binuhay sa saging na to. Dito yung nanay ko nagluluto, naglalako ng saging. Ito yung banana queue yung ikabubuhay namin dati. Binibili namin ng gatas, binibili ng kape, binibili ng asukal. Ako pa mismo yung naglalako, kaya alam na alam ko paano magluto ng matagal yung asukal na hindi nalulusaw sa saging. Kaya isishare ko lang sa inyo para at least may konting kaalaman din kayo, para hindi ko naman kayo pinipilit na gayahin nyo, kasi baka may mas alam kayo na mas maganda pa rin yung paggawa ng banana queue na mas tatagal pa rin compare sa ginagawa ko ngayon dito. Kaya comment na lang sa baba kung tama ba yung ginagawa ko o hindi. Shoot, ang tagal na lang, kanina pa talaga ako naghihintay, kain-kain na talaga ako.
Kanina pa naghihintay yung Coke. Baka mamaya, nagyiyelo na yung sa freezer kasi antagal maluto ng saging ko. Pero hindi dapat mainip kasi kung gusto mong kumain ng masarap, kailangan mong lutuin ng maayos. Diba? Ganun lang din naman eh. So kung malinaw yung mata mo, napapansin mo na yung asukal nagme-melt na siya sa baba, na medyo nalulusaw na siya at nagbabaw na, maya-maya makikita mo yan, didikit na yan sa saging natin. Hayaan natin na dumikit siya sa saging kasa katagalan ng paghalo natin ng saging. Kasi kung papersahin natin na idikit sa saging, hilaw yan. Ibig sabihin pag once na kumapit na siya sa saging, as in luto na talaga yan at pwede mo nang ahunin. So sa matagal na ilang taon na paghihintay at paghahalo ng saging ngayon, isa-isahin ko na siyang pag-ahon kasi tinidoy lang at saka plastic yung ginamit ko. Gusto kong gumamit ng plastic kasi mainit yung stainless na sandok kapag ginamit. Pero syempre hindi din naman nalulusaw yung aking sandok kasi medyo, alam niyo na. Ayan na, naluluto na yung banana cue natin. Ayan. So, hahagurin natin ng saging yung mga nagme-melt na natirang sugar sa ilalim ng ating kawali. At syempre, nakaahon na tayo ng isa. Yung susunod natin yung pangalawa ngayon kasi para maluto na lahat. Dalawang haon na din pala. Akala ko kasi isa lang. So, Diyos ko, maubos kaya namin to. Siguro, umaayaw ka na nito mamaya, meron pa. Ayan na! Ang bilis mag-brown! Tsaka alam nyo ba guys, kung ano yung nagpapasarap kapag nagluluto ka, syempre mas masarap daw habang nagluluto ka na naglalampungan sa harap ng kawali na pinaglulutuan. At kung sa sobrang kasiyahan nyo, pre, at syempre dahil wala tayong kalampungan, ngayon yung gagawin natin, mag-i-imagine na lang tayo na may kayapos tayo habang naghahalo ng banana cue. Shoot, ang nagluto lang ng banana cue. Kung ano na yung naisip, yun. Nakakaloka pala tong banana cue na to. Tama na nga to. Aunin ko na nga to para makakain na. So, ayan, excited na ba kayo kumain? Siyempre, ako nga nagluluto. Ako excited, eh. Kayo pa na nanonood. Excited na rin ako kumain. Tumuturo na ngayon na away ko dito. Inahalo na iba sa mantika. Pagkatapos ko nito, papartneran ko to ng Coke. Tapos na kumain ng Coke. Ewan ko, pero mas masarap yata sa Coke o kaya kape. Kaya bahala kayo kung ano yung ulam nyo dito. Tara na guys, ito na. Tapos na ako magluto. Kaya ipapakita ko na sa inyo yung ating finished products. Katagalan na tapos din.